Masayang araw, mga ka-PL! Ito po ang video na naging babala ni former President Rodrigo Roa Duterte, mga ka-PL, na binaliwala. Hindi po natin pinakinggan. Matigas po ang ulo natin noong mga panahon na yun. Nagbingi-bingihan po tayo dito sa kanyang babala. Kaya ngayon, eto, nagsisisi tayo mga kababayan at nagsasabing, nabudol mo kami, Nyor! Inaamin ko man po na isa po ako sa mga nabudol. At ang pangalawa po natin pag-uusapan, etong tungkol naman po sa mga naging utang na po ni Ngagnag. Abay, mantakin po ninyo mga kababayan. Ipagpalagay na lang po natin na ang naging utang ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay 6 trillion. Abay, dalawang taon pala ang singagngag? Kalahati na po, mahigi. Ha? Ang naging utang niya, saan napunta yun mga kababayan? Meron ba tayo nakita mga big ticket project? Wala. O eto po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O eto na po ang video mga kababayan. Simulan na po natin. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya na. He's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira na tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero aaral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ano nga sinasabi ko sa inyo? Totoo yan. Hindi ako I do not voice lies. Masisira ka. Bantay ka. Kamali ang Pilipinas. I'm not saying mas maghusay ako. Maybe magkaroon silang maraming pera. May magpahiram. Or mga loans ng pwede yan sila. Pero kung sabihin mo yung governance, kapuntang may gulo doon sa hulo, walang pumupunta doon. Katakot na lang niya na punta ka ng... Ako, hinalikan ko pa yung sundalo. Sabi ko, saan na baril ang sundalo? Dito. Hinalikan ko yung lupa. Tapos sinabi ko, proceed where you should be. May pag-asa po ba na mawala ang korupsyon? Thank you po. Alam mo, it's a question that is hard to answer. Because ako nandiyan na, alam mo ba, sa customs ay fired 43 sa airport sa Naya, yung lahat ng immigration tinanggal ko. Kita mo na may explanation ni Bing Bongbong. Meron talaga mga days na bad break ng tao. Puta, bad break na tao, payag na. Kaya nung nabi ko, putang inang, kainin talaga na niya yung bala. Maliwanag, mga kababayan. Kita niya naman yung mukha ni tatay. Nasira yung mukha niya. Sinabi, pagdating sa crisis, kung kaya niya bang harapin. Maliwanag, sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan, sa gobyerno ni Ngagngag, totoo lahat ng sinabi ni Tatay Digong. Akala natin, noong mga panahon na yun, parang sinasadya niya lang na, kunwari, sirain niya, singagngag, para makakuha ng simpatya,
maawa tayo. Kasi alam niyo naman ang Pilipino, mawain talaga. Kung sino yung binubugbog, kung sino yung parang bida ang dating, kumbaga sa pelikula, binubugbog muna ang bida. Tapos kalaunan, biglang, di ba, we are the champion. Oh. Akala natin, ganun lang ang datingan nung video na ito. Habang sinasabi ni Tatay Digong yan, 2 taon na nakalipas. Eh, totoo pala talaga, mga kapatid. O, eto tuloy tayo ngayon. O, nagsisisi. Ah, hindi bali. Total, para saan ba naman matatapos at matatapos din itong administrasyon ni Ngagngag? Ang tanong, kung matatapos ba siya? Eh, di umano, mga kababayan. Isang bulatin na lang daw ang hindi pa nakakapirma. Dumako na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga kababayan. Tantanan na natin yan si Ngagngag. O eto, nakakaawa ho ang ating bansa. Abay, lumobo na naman po ang utang natin na wala man lang tayong nakikitang mga big ticket project. Saan napunta ang pera nito? Kung ayu-ayuda ang idadahilan nila, hindi naman buong Pilipinas na ayudahan nila. Buti sana kung kada munisipalidad araw-araw ang pinupuntahan nila, wala namang ganoon. Eh, sa mapagtripan lang nila. Trip natin mamigay ngayon sa Davao ng ayuda. 5,000 ang cash, tapos may bigas. O, para nga naman, ang puso ng mga taga Davao, eh, makuha natin. O, di ba? Yung po ang ginagawa nila. Pero sorry kayo. Ang mga taga Davao, tatanggap lang yan. Pero, Duterte pa rin yan. Nag-aksaya lang kayo. Sana doon kayo namigay ng todo-todo sa lugar ni Inang Lenlen. Total, ganoon na kayo ngayon eh. At sa lahat ng mga lugar na kalyado ninyo. Pero tandaan nyo po ito, mga kababayan. Saan mang panig ng Pilipinas, pag namigay ho sila ng ayuda, bigas at merong pang cash, tanggapin nyo po. Pero hanapin po natin ang mga politikong tunay na maglilingkod po sa ating bansa. Hindi yung kunwari naglilingkod pero dihamak na mas malaki ang ibinubulsa kaysa sa mga itinutulong ho nila. Okay? O, dito na po. Basahin ko po ito mula sa isang balita, mga kababayan. Ayan, mula po sa PhilStar. Shout out. Basahin ko lang po ito. Ayan. Oh, the country's outstanding debt rises to another record 15.89 trillion as of September due to the net availment of new and external and domestic obligations. The current debt pile further closes into the 16.6 trillion expectation by the end 2024. Maaaring mangyari ito, mga kababayan, na lumobo pa hanggang 16.6 trillion ang magiging utang ng ating bansa sa pagtatapos po ng taong 2024. Pero sa kasalukuyan po, mga kababayan, ang utang ho natin ay 15.89 trillion. As of September, maliwanag, noong September pa lang, 15 trillion na. Eh, teka, balikan natin na nakaraan para maliwanag tayo. Ganito, magkano ang utang ng ating bansa sa pagtatapos ng administrasyon ni Noynoy Aquino? Ayan, mga kababayan, 5.9 trillion. Pagtatapos yan, ha, pumasok na ang Duterte administration, ha, ipagpalagay na lang nating sarado, 6 trillion. Ha?
Para hindi na tayo mahirapan mag-compute-compute pa kasi hindi naman tayo mga mathematician. Doon tayo sa 0-0 lang na compute para hindi na magulo. Ipagpalaga natin 6 trillion sa pagtatapos ng Aquino administration. Sa pagtatapos naman ng Duterte administration, mga kababayan, nasa 12 trillion mahigit. Ipagpalagay na lang natin, Bisaya na tuloy ako, ipagpalagay na lang po natin 12.70 trillion. Pagtatapos yan ng Duterte administration. Magkano nga yung kay Pinoy? 6 plus kay Tatay, naging nadagdagan ng 6.70 trillion. Okay? So, ang total ng naging utang ng ating bansa o nautang ng Duterte administration is 6.70 trillion pesos. Pero ang kay Ngagngag, mga kababayan, 2 taon pa lang siya. Ito, 15.89 trillion. E round off na lang rin natin yung kay Tatay sa 13 para hindi na tayo maguluhan pa. 13, 14, 15. 89 sa kanya, magtatatlong trillion na. I-round off din natin ng 3 trillion, mga kababayan. Dibaga, napakalaking pera niyan. Ang tanong natin ngayon, meron ba tayo nakikita mga malalaking big ticket project? Yung mga magsasaka natin, nabigyan ba talaga ng magagandang mga kagamitan? Natulungan ba? Oo, meron siyang napabalita noon na binayaran niya mga utang. Doon lang siya bumango . Tapos doon wala na . Mga mangingisda. Kamusta ang mga magsasaka ngayon? Mga farmer ngayon? Noong nakaraan, ang kada kilo na lamang po ng kalabasa, piso na lang. Kaya medyo nasaktan yung farmer, pinagtatagaan niya na lang yung kanyang kalabasa. Sayang naman, kung may pera ko, bilhin ko na lang yun, gawin ko na lang yung chichirya. Gilingin mo, giling, tapos ibilad mo sa araw. Masarap yun gawing chichirya. Yan po. Ang problema natin ngayon pa, isa pa yung problema natin na yan. Na wala naman tayo nakikitang malalaking proyekto ng administrasyong ito, pero ang utang, lumolobo ng lumolobo. Hindi ho natin alam kung saan po nila dinadala ang pera, mga kababayan. Totoo yan, pinalita yan din. Alam naman gumawa-gawa tayo ng istorya dito. Totoo man talaga itong binalita man na ganito nakalaki ang utang natin. Ano po masasabi niyo dyan? Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.